ang lahat naman ng tao ay nagpapakahirap para lamang kumita ng pera, nang sa ganon ay makabili ng pagkain sa pangaraw-araw. Ngunit paano kung nakakita ka ng isang bag na naglalaman ng 1,000,000 pisong halaga? Isasauli mo ba ito sa may-ari o kukunin mo na lamang ang pera para mabili mo ang iyong mga kagustuhan? Kung ganon ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Talagang hindi na alam pa ni Mang Carding ang gagawin niya sa kanyang buhay. Tumigil na kasi siya sa pagiging isang jeepney driver matapos magmahal ang gasolina. Pagod na kasi sa pang-araw-araw, ngunit wala naman siyang kinikita. Kaya ngayon ay pilit siyang dumidiskarte, mapakain lamang ang kanyang sarili. Sa hirap ng buhay ay hindi na naisipan pa ng matanda ang magkaroon ng asawa. Kaya ngayon ay humihingi siya ng tulong sa kanyang bunsong kapatid para makakain siya sa pang-araw-araw. Brenda, baka naman pwedeng tulungan mo ako. Alam mo naman na wala akong ibang malalapitan. Hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha ng pera para makakain. Malungkot na sabi ni Mang Carding. Ngunit nagulat na lamang ang matanda sa naging sagot ng kanyang kapatid. Sige, linisin mo ang banyo namin at pagkatapos noon ay tsaka kita pakakainin. Pwede ka namang humingi ng tulong basta palaging may kapalit. Pero kung hindi ka maglilinis ay sa iba ka nalang humingi ng tulong. Seryosong sabi ni Aling Brenda. Nang dahil doon ay sinimulan ni Mang Carding na maglinis ng banyo. Kung hindi niya naman kasi gagawin ang bagay na ito, ay hindi siya makakakain ngayong araw. Simula rin sa araw na iyon ay ito na ang bumubuhay sa matanda, ang magsilbing katulong sa bahay ng kanyang kapatid para lamang magkaroon ng laman ang kanyang sikmura. Ngunit maayos na sana ang lahat kung hindi lang matapang si Aling Brenda. Palagi siya nitong minamaliit at inuutusan ng maraming gawain, kapalit lamang ang kaunting pagkain. Kung minsan ay parang hindi siya tao kung ituring ng kanyang kapatid dahil tuwing gabi ay sa labas siya nito ng bahay pinapatulog. Kahit na nga umuulan ay hindi siya nito pinapapasok, kaya sumisilong na lamang siya sa ilalim ng malaking puno upang hindi siya masyadong mabasa. Kinabukasan habang nagwawalis si Mang Carding ay biglang pumasok sa kanyang isipan na gusto niya mag-apply bilang isang taxi driver. Doon ay kikita siya ng maayos kahit mahal ang presyo ng gasolina. Ngunit ang kanyang problema ay wala na siyang pera para makaluwas pa sa Maynila. Kaya ngayon ay sinubukan ni Mang Carding na lumapit kay Aling Brenda kung pwede ba itong manghiram muna ng pera. Brenda, gusto ko sana mag-apply bilang isang taxi driver. Pero wala naman akong pera para makapunta sa Maynila at magsasabi sana ako sa'yo kung pwede muna ako manghiram. Ibabalik ko din naman sa'yo kapag nakapasok na ako sa trabaho, nahihiyang sabi ni Mang Carding. Anong utang? Mamaya, hindi mo ako bayaran. Sa iba ka nalang lumapit at huwag sa akin. Alam mo kuya, nakakaawa ka talaga. Pamasahe lang papunta sa Maynila, uutangin mo pa sa iba. Inis na sagot ni Aling Brenda. Pwede namang tanggihan mo ako ng maayos. Hindi yung kung ano-ano pang bagay ang sasabihin mo sa akin. Nagbabaka sakali lang naman ako na mapahiram mo ako ng pera. Sige Brenda, pasensya ka na talaga. Malungkot na sabi ng matanda. Nang dahil doon ay umalis na lamang si Mang Carding upang puntahan ang kanyang kaibigan. Muli siyang magbabaka sakali na pautangin siya nito ng pera. Paring Carding, bakit naman biglaan kang napadalaw dito? Ang tagal na din nating hindi nakita. Masayang bati ni Mang Pedro. Oo nga, pero nakakahiya talaga. Pumunta lang ako dito para mangutang sa iyo ng pera. Gusto ko kasi mag-apply sa trabaho bilang isang taxi driver. Kaso nga lang ay wala akong pamasahe papunta sa Maynila. Pwede bang manghiram ako sa iyo at pangakong ibabalik ko din pag nagkaroon ako ng pera? Nakayokong sabi ni Mang Carding. Huwag ka nang mahiya at pamasahe lang naman ang inuutang mo. Noong nagkasakit din naman dati ang aking asawa, ay tinulungan mo din naman ako. At hindi mo na nga ako pinagbayad, nakangiting sagot ng kanyang kaibigan. Agad itong dumukot ang pera sa kanyang bulsa, sabay iniabot sa kamay ni Mang Carding. Gulat na gulat naman ang matanda dahil sobra-sobra naman
ang ipinapautang ng kanyang kaibigan. Pedro, hindi ko naman kailangan ng 2,000. Pamasahe lang naman ang inuutang ko sa'yo. Paliwanag ni Mang Carding. Tanggapin mo na yan bilang kapalit sa ginawa mong pagtulong sa akin. Nakakahiya naman kung pauutangin pa kita pagkatapos mo akong tulungan dati. Ngayon ay ako naman ang nakakaluwag kaya kita sinusuklian. Nakangiting sagot ni Mang Pedro. Nang dahil doon ay nakahinga ng maayos ang matanda at talagang masayang masaya ito dahil pwede na siyang mag-apply sa trabaho. Mabuti na lamang at hindi papaso ang kanyang lisensya dahil kung hindi ay kukulangin ang kanyang pera. Kinabukasan ay agad siyang pumunta sa Maynila. Nag-a-apply siya ng trabaho bilang isang taxi driver. Ngunit nang malaman ng lalaki ang kanyang edad ay napapakamot ito. Tatay, pero malapit na po kayo mag-senior citizen. Sigurado po ba kayo na gusto niyo pang magtrabaho? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Kailangan ko po talagang magtrabaho dahil sarili ko na lamang po ang aking aasahan. 30 taon po akong jeepney driver kaya sanay na sanay po ako sa kalsada at sa pagmamaneho. Wala naman po akong asawa at anak kaya pakiusap, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Paliwanag ni Mang Carding. Nang dahil doon ay sa awa ng Diyos, nakapasok siya sa trabaho bilang isang taxi driver. Maraming salamat talaga dahil malaking tulong po ito sa aking sarili. Huwag po kayong mag-alala at pagbubutihin ko po naman ang aking trabaho. Naluluhang sabi ng matanda. Sige tay, basta palagi po kayong mag-iingat. Nakangiting sagot ng lalaki. Kinabukasan ay agad na nagsimula si Mang Carding sa kanyang trabaho. Talagang hindi siya nauubusan ng pasahero dahil maraming tao sa Maynila. Ngunit sa unang araw ay naranasan ng matanda na matulog sa kalsada dahil wala naman siyang bahay na pwedeng matulugan. Oh Diyos ko, alam ko naman po na hindi niyo po ako pababayaan. Kayo na po ang bahalang magbantay sa akin tuwing ako ay natutulog sa kalsada. Malungkot na dasal ni Mang Carding. Nakikiligo lamang siya sa mga pampublikong palikuran. Nang sa ganon ay maging presko naman ang kanyang pakiramdam. Isang araw habang siya ay nagmamaneho ay pinara siya ng isang matandang lalaki. Sobrang dami talaga ng dala nitong gamit kaya lumabas siya upang tulungan ito. Sir, tutulungan ko na po kayo sa pagpapasok ng inyong mga gamit. Magalang na sabi ni Mang Carding. Ngunit bigla siyang pinigilan ng lalaki dahil kaya na daw naman itong gawin ang bagay na iyon. Ako na ang bahala dito at pumasok ka na sa loob. Buksan mo na lamang ang likod ng sasakyan dahil doon ko ilalagay ang ibang kagamitan. Sagot ng matanda. Talagang kitang-kita ni Mang Carding ang pagmamadali ng lalaki. Ngunit ayaw nito na siya ay pakikialaman. Para bang sobrang halaga ng mga gamit na ito para sa matanda. Pakibilisan mo ang pagmamaneho dahil may mahalaga akong pupuntahan. Kailangan kong makapunta doon sa tamang oras. Seryosong sabi ng lalaki. Nang dahil doon ay tahimik na nagmamaneho ng sasakyan si Mang Carding at maya-maya lamang ay napuntahan na nila ang destinasyon na sinabi ng matanda. Binayaran siya nito ng 1,000 piso, ngunit hindi na hiningi pa ang sukli. Sir, teka lang po, 300 lang po ang inyong babayaran. Nagmamadaling sabi ni Mang Carding. Ngunit hindi na siya pinansin ng matanda at nagpatuloy ito sa paglalakad. Sumigaw na lamang ito na sa kanya na lamang ang sukli dahil talagang nagmamadali siya. Sige po, maraming salamat po, sigaw ni Mang Carding. Nang dahil doon ay pinagpatuloy na lamang niya ang kanyang pagmamaneho at talagang masayang masaya ang matanda dahil kumita agad siya ng malaking halaga ng pera. Ngunit hindi niya inaasahan na maiipit siya sa masikip na daloy ng trapiko dahil may nangyaring aksidente. Ano ba yan? Kumita nga ako ng maayos sa huli kong pasahero pero wala na ulit ang sumasakay sa akin. Malungkot na sabi ni Mang Carding sa kanyang sarili. Lumipas sa maghapon ay talagang nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Nilinis na lamang niya ang sasakyan matapos siyang makaramdam ng pagod. Ngunit nagulat na lamang siya nang makita niya ang isang malaking bag sa likuran ng kanyang sasakyan. Hindi siya nagkakamali na ang bag na ito
ay naiwan ang kanyang matandang pasahero nang dahil sa sobrang pagmamadali. Paano ko kaya ito isasauli sa kanya? Eh hindi ko naman siya kakilala. Takang tanong ni Mang Carding sa kanyang sarili. Nang dahil doon ay napagdesisyonan ng matanda na buksan ang naiwang bag dahil baka meron siyang makita doon na naglalaman ng impormasyon. Gulat na lamang si Mang Carding nang makita niya ang maraming pera at ang litrato ng isang mag-asawa. Meron din doong mga kasulatan na parang sinaunang love letter at dito niya nabasa ang pangalan ng matanda. Ang dami namang pera nito. Isasauli ko pa kaya to sa kanya? Magiging mayaman ako kung itakas ko na lamang to. Kailangan ko din naman talaga ng pera. Kinakabahang sabi ng matanda. Talagang natutukso si Mang Carding na huwag nang ibalik sa matanda ang naiwan nitong pera. Magiging maayos na kasi ang kanyang buhay kung sakaling gawin niya ang bagay na ito. Pero hindi natahimik ang lalaki, kaya napagdesisyonan niya na isauli ito sa may-ari kinabukasan. Lumipas ang buong gabi ay umagang umaga pa lamang ay bumalik si Mang Carding sa lugar kung saan sumakay sa kanya ang matanda. Kilala niyo po ba si Dante Mariano? Tanong ni Mang Carding sa isang lalaki. Bakit niyo po siya hinahanap? May kailangan po ba kayo sa kanya? Kahapon lang po ay umalis si Sir nang hindi namin alam, pero hindi pa po siya bumabalik ngayon, sagot ng lalaki. Sinabi nito kung saan nakatira ang matanda na nakaiwan ng gamit at nang dahil doon ay pinuntahan niya ito. Ngunit hindi pa rin ito nakita ni Mang Carding, kaya ang sumunod na pinuntahan niya ay ang lugar kung saan niya ito ibinaba. Saglit ay bumaba si Mang Carding sa minamaneho niyang taksi at saglit nagtanong-tanong sa mga tao kung nakita ng mga ito ang lalaking nasa litrato. Hindi niya naman inaasahan na makikita niya ito na naglalakad papasok sa loob ng sementeryo. Sir, oo nga, kayo po nakaiwan itong gamit sa loob ng taksi. Kanina ko pa po kayong umaga hinahanap para ibalik ito sa inyo. Pasensya na po kung binuksan ko yan, pero pangakong hindi ko po yan binawasan, magalang na sabi ng matanda. Gulat na gulat naman si Dante Mariano dahil hindi niya inaasahan na maibabalik pa sa kanya ang nawawala niyang gamit. Kahapon ko pa talaga hinahanap yan at hindi ko maalala kung saan ko naiwanan. Maraming salamat talaga dahil sobrang halaga ng bagay na yan sa akin. Yan ang mga alaala ng namayapa kong asawa, naluluhang sagot ng matanda. Masaya naman si Mang Carding matapos niya itong maibalik sa may-ari, ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Ibinigay sa kanya ng matanda ang pera at tanging ang mga love letter at litrato lamang ang kinuha nito sa kanya. Bakit niyo naman po ibinibigay sa akin ang pera? Sobrang laking halaga po nito, nagtatakang tanong ni Mang Carding. Nang dahil doon ay ipinaliwanag ni Dante Mariano kung bakit niya ito ginawa. Sobrang halaga daw ng mga kagamitan na kanyang naiwan dahil ito ang mga love letter at litrato na ibinigay sa kanya ng kanyang asawa noong sila ay dalaga at binata pa. Ngunit sa kasamaang palad ay nawala ang kanyang asawa nang dahil sobrang pagkabisi niya sa kanyang mga negosyo. Hindi na mahalaga sa akin ang pera. Dahil may mabuti kang puso, ay sa'yo na ang bagay na yan. Tandaan mo, Mang Carding, na ang dapat na inuuna ay ang iyong pamilya kaysa pagkita ng pera. Hindi mo masasabi na baka isang araw ay bigla na lang silang mawala sa'yo, paliwanag ni Dante Mariano. Talagang sobrang laki ng kanyang pasalamat dahil sa isang iglap ay biglang nagbago ang kanyang buhay. Lumipas ang tatlong araw ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pagiging isang taxi driver dahil dito siya nagiging masaya. Bigla naman siyang kinausap sa opisina dahil kakausapin daw siya ng kanilang boss. Sa pagpasok niya sa pintuan ay nakita niya ang mga tao na nagpapalakpakan dahil nalaman ng mga ito ang kanyang ginawa. Hindi mo ba napanood sa TV na nasa balita ang sarili mo? Binalik mo ang naiwang pera ni Mr. Dante. Hindi mo ba alam na isa siyang sikat na negosyante? Magaling ang ginawa mo, Carding, dahil lalong makikilala ang ating kumpanya nang dahil sa'yo, nakangiting sabi ng kanyang boss.
Lumipas pa ang mga araw ay inimbitahan si Mang Carding sa isang TV show para ibahagi ang nangyari, pati na rin ang istorya ng kanyang buhay. Talagang maraming tao ang naantig sa kanyang kabutihan, kaya maraming tao pa ang nagbigay sa kanya ng tulong. Talagang hindi mabilang ni Mang Carding ang biyaya na dumadating sa kanyang buhay, hanggang sa isang araw ay naisipan niyang bumisita sa bahay ng kanyang kapatid. Ngunit habang naglalakad ang matanda ay nakita nito ang kanyang kaibigan na si Pedro. "Paring Carding, alam mo ba, napanood kita sa TV at masaya talaga ako sa ginawa mo." Nakangiting bati ni Pedro. "Maraming salamat, pero ito nga pala ang utang ko sa iyo at sana ay tanggapin mo yan. Hindi mangyayari sa buhay ko to kung hindi mo ako tinulungan," sagot ni Mang Carding. Gulat na gulat naman si Pedro nang makita ang halaga ng kanyang ibinibigay na pera. "Sobrang laki naman ito, pare. Baka naman maubusan ka ng pera kung bigyan mo ako ng 20,000 piso," nagtatakang sabi ni Pedro. Ngunit ipinaliwanag ni Mang Carding sa kanyang kaibigan ang lahat ng nangyari. Sinabi nito na binigyan siya ng pabuya ni Dante Mariano nang dahil sa pagbabalik niya ng naiwang gamit nito. Lumipas ang ilang minuto ay nakapunta na siya sa bahay ng kanyang kapatid. "Kuya Carding, pasensya ka na ha. Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Alam ko naman na galit ka sa akin nang dahil sa aking nagawa. Kaya wala namang problema kung kalimutan mo na ako," malungkot na sabi ni Aling Brenda. Ngunit nagulat naman ang babae nang kunin nito ang kanyang mga kamay. Inilagay ng kanyang kuya ang malaking halaga ng pera, sabay niyakap siya nito. "Kahit na kailan ay hindi ako nagkaroon ng galit sa iyo. Ikaw pa rin ang aking bunsong kapatid at kahit na anong mangyari ay hindi kita pababayaan," paliwanag ni Mang Carding. Talagang lubusan ang pagsisisi ni Aling Brenda dahil kahit nagawan niya nang hindi maganda ang kanyang kuya ay tinulungan pa rin siya nito. Lumipas ang isang linggo ay ipinatawag ni Mr. Dante Mariano si Mang Carding. Gulat na lamang ito nang sabihin ng mayamang negosyante na gagawin siya nito na kanyang personal driver. "Maraming salamat po talaga. Hulo po kayo ng langit," naluluhang sabi ng matanda. "Ikaw ang hulog ng langit dahil mabuti kang tao. At ikaw din ang napili ko nang dahil sa iyong pagiging tapat," nakangiting sabi ni Dante. Simula noon ay mas naging maganda pa ang buhay ng matanda. Sa paglipas ng panahon ay naging magkaibigan din si Mang Carding at Mr. Dante Mariano. Talagang kapag marangal ang iyong hangarin sa buhay, ay ang Diyos na ang bahalang magbalik sa iyo ng iyong kabutihan. Kapag hindi ka nasilaw sa biglaang pagyaman, ay ito ang tinatawag na tunay na kayamanan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all. Thank you.